So, good morning guys. It's 2:33 a.m. Yep, good morning. At nagre-record tayo ng alas 2 ng umaga. So, para pala tayo nagpa-podcast eh, no? By the way, I'm Aki Francisco. Welcome to the vlog. And today, I'm going to teach you or to give you some walkthrough on how to use Filmora Wondershare. Yes, tama. Hindi ka nagkakamali. Filmora yon pare. So, first, syempre, i-open natin ang Filmora. So, for me, na-open ko na siya. So, sa mga... Kasi ako, na-open ko na. Pero sa mga mag-open pa lang, may lalabas dyan na parang box na may nakalagay new or open recent videos or recent projects. So for me, pinindot ko yung new. Syempre kasi gagawa tayo na ang bago. So first things first, how to put videos on your timeline or your or sa project nyo. First, you have to click here. Yes, pagka-click mo, may lalabas na tab and you can search here kung saan mo makikita yung videos na hinahanap mo. So for me, nasa desktop. Then nasa important files. Then, so nakita nyo na lahat, diba? So, nasa vlog. Ayan. Then, ang pipiliin ko is yung final intro. Ayan, click that one, then open. Another way on adding videos to your project is to click this import. Then, import media files. Then, ayan, lalabas ulit yung tab. Pero, tayo nakapag-import na. So, that's it na. So, next one is how to put videos on your timeline. So, para tayo nagbabadali, no? Para tayo, syempre, alas 2:35 na. Gusto ko nang matulog. So, first way on how to add videos on your timeline. Ito nga pala yung timeline. Kasi, wait lang, tingnan natin. Baka mamaya di natin nare-record. So, recording naman yung OBS natin. So, this is your timeline, as I said earlier. So, how to put this video down here? Simply drag the video here. And voila, the video is on your timeline. The second way on how to put this video on your timeline is to click this yellow plus thingy button. Ayan, tino. Ayan. And lalabas siya, diba? Para siya nagkaroon na tuloy ng duplicate. Dalawan sila. So, if you want to delete this, if you want to delete some videos here in the timeline, just click this one, then click the delete button. Or, if you want, siyempre, kung gusto mo, puro ka lang mouse, ayaw mo tanggalin yung kamay mo sa mouse, right click, then, this one, cut. Or, may nakita pa ako doon, lahat naman, basta cut or delete, ayan, lahat mawawala siya. Pero if nagkamali ka ng delete, gusto mong baguhin, siyempre, nandyan si pareng control Z, diba? Hindi yan mawawala. Next one is if you want to cut this. Kunyari, ito, gusto mo hanggang dito lang. Yan, ang pogi ko, no? So, if gusto mo hanggang dito lang, click the video, then click this scissor icon for you to cut the video. Ayan, diba, nakat mo na siya into half. If gusto mo siya ulit mabago kasi mali yung pagka-cut, nandiyan ulit si paring control Z. Ayan, at nabalik na siya, diba? Isa pa pala. Ayan, buo na siya ulit. Pero if ayaw mo siyang i-cut, gusto mo lang siya bawasan ng onting-onting-onting, you can click naman dito at the end of the video, then drag it pabalik para wala ka nang i-cut. Kunyari hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan na lang siya. Siyempre, wala na siyang makikita dito after this video. Pag pinili mo yan, diba? Wala na. Nag-stop na siya kasi wala na siyang kasunod na video. So, control Z. So, ayun nga, no? So, this Aray ko. Sakit. Oo, nauntog ako. So, this Filmora is nire-recommend ko para sa mga new editing peeps out there. Kasi nung nagsisimula ako, itong Filmora ang isa sa mga tumulong sa akin on how to edit. On how to have basic editings sa mga videos.
kung naintindihan nyo, sana naintindihan nyo. Basta ito yung tumulong sa akin nung una, nung nagvi-video editing ako. Mga projects sa school, sa... Ano pa ba? Oh, doon ako nagsimula eh. Nung nag-e-edit, meron kami mga projects sa school. So, siguro, this is the software or the application na mas makakatulong sa inyo mag-edit sa mga baguhan. Kasi madali lang naman siyang intindihin. As in, kung ano yung nakikita mo, yun yung meaning nila. So, next is how to put an audio. Kunyari, ito walang audio. Or, ito, dagdag tips na to. Kunyari, ayaw mo tong marinig, you can mute this one. Ayan, right click and press mute. So, mute na yan. Wala ka na makita kahit i-play mo pa yan. Na-play. O, oh, diba? Wala nang tunog. So, kunyari ito, dadagdagan natin ng sounds. Itong Filmora, pag dinownload mo, meron na siyang mga free na audio. Ayan. As you can see. Then, ayan, may sound effect din siya. Pero, if you want to put your own audio, so, another, click this import, import media files, then the tab will open again. Then for me, nandito yung mga music ko sa downloads eh. So, ayan. Ito, pindutin natin to. Lang, nakikita nyo na lahat. Oh, no. De. Ito na lang. Kung ano man tong NCS release na to. Kasi, syempre. So, if you want to put this on your timeline, just click this one, drag, or click that plus button. So, if gusto nyo siyang putulin kasi sobrang haba, ayan, click this audio file, then click the scissor things, thingy, or the cutting, ayan, just delete na lang natin yan. Then, ayan na siya, voila. Ayan na ang iyong mahiwagang sounds na pahaba. Ayan, ito lang yon, pipindutin mo lang to. Para mapahaba or mapalaki yung timeline videos mo. Kaya may hinahabaan or iniiklian is for you to easily cut out the parts that you don't want in your video. So, ayan na nga, ano, nalagay na natin. So, kunyari, ipiplay ko to. Look ha, look. Ayun ang sounds, diba? Pero look at the video, diba medyo laggy siya? Why is it laggy? Because my project settings or my playback quality is nasa 1/2. Kaya talagang mahina pa yung makina ko. Kaya hirap na hirap siya. So, you can change the playback quality here. Ulitin natin dito sa ibaba ng yung window. Click this one. Go to playback quality. Then, pwede mo siyang babaan sa pinakamababa. Ayan, kunyari dyan sa pinakamababa. Para... Kumbaga, nablanko ko doon. Kumbaga, ayun na nga, no? Makita natin yung quality or yung basta, yun na yun. Hindi, joke. Para makita natin kung nang mas mabilis kasi kanina naglalag eh. So, pag pinindot natin to, ayan, di ba? Pero medyo distorted lang siya. Pero hindi mo naman kailangan yan kung nag-e-edit ka kasi babalik din yan. So, balik natin yung playback quality. Ayan. You can see a lot of things pa here. Like effects. If you want to add effects, meron tayong effects pack na dito na naka-install. Once na in-install mo yung program, kunyari, gawin natin siyang kunyari, gusto, lagyan natin siya ng cinematic borders. Ayan. Kaya ako talaga ito nire-recommend for beginners kasi napakadali lang dito. As in, i-drag and drop mo lang yung effects. Like sa other softwares na ikaw talaga gagawa ng mismong effect. So, kumbaga, this is one of your platforms na uunahin mong intindihin para pag pumunta ka sa next level is mas maganda or mas madadalian ka na lang gamitin. So, dyan yung effects, elements, the transitions, and the titles. If you want to add some subtitles, makikita mo yan dito sa titles. Or this one, subtitles. At idadrag and drop mo lang ulit yan. And ayan, look. Diba, lumalabas siya. Then, medyo kung ano, di ko maintindihan ko nakalagay dito. Pindutin natin, double click. If you double click, lalabas yan. And dyan mo siya i-edit. Yari, lalagay natin, Makiboy Vlogs. Ayan, diba? And click OK. Kasi ito,
double click natin ulit. Then, let's delete this one. Click OK. And ayan na siya. Mga boy vlogs. Diba? Amazing. Ayan. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo ipapagandahin or paano nyo i-design. Kanyari, may nilagay kang bago dito. Like this one. Kasi nakita ko may lumabas dito eh. So, idagdag na rin natin. Add-ons na ba? So, kunyari, ayan. Then, parang bumagal. Bumagal kasi may bago kang nilagay na effect. You can click this playback button para mag-render siya at maging smooth yung playback niya. Yung playback na tinatawag is once na may na-edit ka, tapos ibabalik mo, diba? Playback. Babalik. Play. Ipi-play mo back. Basta, yun na yun. So, pag pinilayback mo siya dito, tapos lagi, you can click this one. And when you click this one, mag-render yan. Opo, mag-render yan. At pag yan, nag-render, alam ko matagal to eh. Gamit ko to eh. Matagal yan. Pero kung sa iba lang yan, ganun, bzut. Paano? Bzut, basta ganun. Pero pag natapos yan, mas madali na mong ma-playback to. At mas makikita mo yung in-edit mo. Pero hindi pa yan nag-render ah. As in, hindi pa siya nasisave. Kumbaga, playback lang yan. Para makita mo yung kagandahan. So, diba? Mas smooth na siya. O, diba? Diba? That's what I'm talking. So, tapos na tayo sa lahat. Nasabi ko na naman yung basics. Now, paano kuya kung gusto ko na i-render? Tapos na ako sa ginagawa ko. So, there are two ways. First is to export. Just click this one. Click to export. Then, lalabas na siya. So, sa next video ko na sasabihin. So, next video ko na isasabihin o ituturo kung ano ang magandang render settings para lumabas na HD ang iyong video. Just for now, basta ayan na siya. Then, you're just going to click export. Kasi yung settings yan, pipindutin mo pa, ayusin mo pa yan. So, kung gusto mo pa matuto at hindi ka pa subscriber ng channel na ito, please click that subscribe button, click the notification bell, hit that like button, and comment down below kung ano pa yung mga gusto mo matutunan. Hindi lang sa Filmora, kahit ano pang software siya yan, kayang-kaya natin yan. So, that's the first one. Next one is to click this export, create video. And that's it. So, kung nagustuhan mo tong video na to, please click that subscribe button, hit that notification bell, hit that like button, comment down below. So, once again, good morning. It's almost 3 o'clock na. Umabot tayo ng 13 minutes. And once again, I'm Mackie Francisco and you're watching my vlogs. Tingnan mo ako. Bang, ulat ka. Thank you for watching.